Magandang araw ka, Boris. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga import naman kabola kasi may interesting po na player na pwedeng i-target daw po ng mga teams. Ang pag-uusapan natin, sino bang team ang mga pwede po talaga makakuha dito po sa big name po na potential po na import po na ito. Kabola na dating teammate po ng mga superstars at ng dating parte po ng championship team dun sa NBA kabola. And then of course, ang pagbabalik po ng isa na naman pong import na naging monster po dito sa PBA kabola. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription na button. Pag-usapan naman natin itong nagbalik si Prince Ibe po, magbabalik po for Northport Batang Pier. And hindi naman nakakagulat kabola na gustuin po ng Northport na pabalikin si Prince Ibe, kasi nung sa unang instinct nga naman po nitong si Prince Ibe with Northport, talaga naman pong halimaw siya. And halimaw siya at naging successful sila kasi they ended up po as the number 2 team after the elimination round. Pero yun nga, na-overcome po yung twice to beat advantage po nila during the quarterfinals sa San Miguel Beermen. So, hindi tayo nakagulat, diba, na gustuhin po ng Northport na bumalik po siya. Although, if you look po at these numbers, 13.7 points noon sa Northport, 63%, 15.9 rebounds, tala monster niya sa monster. Pero ang very obvious dyan is that he is more of a defensive monster than an offensive one. So, kakailanganin pa rin po ng opensiba ng Northport to be very good for them to again have that type of a run. And if you look po the numbers na po nitong si Prince sa ibang mga liga, makikita mo na dun lang po actually with Northport lang siya talaga umalago. Sa ibang liga na medyo putso-putso na yung laruan po, or hindi na siya masyado nabibigyan ng minuto, primarily because nga siguro more of a defensive player itong si Prince Ibe. And then of course, usually ang kailangan po ng mga teams mga offensive force kabola. Now, speaking of a defensive force, we have this big name, Jordan Bell, nga ito nga po daw ay kinatarget daw ng mga PBA teams. At sabi nga dito ni Homer Saison, mataas of course ang presyo ni Jordan Bell, which is of course kilalang pangalan nito, di ba, part ng Golden State Warriors, legit po na NBA veteran. So talagang mataas ang presyo nito. Sabi niya dito, only the SMC organization has a chance to sign him, which is nakakagulat in a way, kasi bakit hindi ba siya just kaya i-sign po ng MVP group? I think kaya naman po siyang i-sign po ng MVP group, di ba? Kasi hindi naman yan nalalayo, di ba, sa financial capacity po ng San Miguel Corporation. So si Jordan Bell nga daw po ay potential po na maging target po ng mga PBA teams. If SMC po ang usapan, of course meron na pong import ang Hinebra, so it will be between ito pong Magnolia Hotshots at saka San Miguel Beermen, na ayun nga, wala pa silang mga imports for this Commissioner's Cup kabola. So between the two teams, sino ba ang mas bagay dito kay Jordan Bell? Anong klase ba ng player si Jordan Bell? If you look po at his numbers sa NBA, he played po 161 games at yan po yung mga numero niya, 3.7 points, 3.1 rebounds, 0.3 assists, 0.8 blocks per game. So medyo obvious kung anong klase siyang player po sa NBA. So basically an undersized big man na malakas, agile for his size kabola. And ang main selling point niya is actually yung of course defense niya. He can defend multiple positions. Sa BBA siguro malamang kayang-kaya niya pong dumepensa po ng 5 position. Kahit mga point guard yan, with his experience po sa NBA, with his athleticism, di ba? And of course yung mga natutunan niya sa NBA, malamang kayang-kaya niya pong gumwardya kahit mga point guard po ng mga PBA teams kabola. Now, sa depensa talaga mo aasahan itong sang Jordan Bell. So between San Miguel Beermen at Magnolia Hatcha, sino ba yung mas kailangan po ng defensive force? I think it will be San Miguel, kasi Magnolia kilala na yan as one of the top defensive team po dito sa liga, di ba? Although of course Magnolia can also try to again push ng push dun sa kanilang defensive acumen, di ba? Mas i-fortify pa na ulit na yung defense nila by adding a Jordan Bell. Pero yun nga, nangangailangan din actually po ng Magnolia sana ng spacing, so hindi yun mapoprovide ni Jordan Bell. Ang San Miguel Beermen, although need nilang is spacing, at the very least Pajardo is still Pajardo, diba? With his sheer force, he can of course create space kahit pa konti lang yung ibigay sa kanyang espasyo ng mga teammates niya kabola. And then of course between the two, mas malalim po ang San Miguel Beermen. Si Jordan Bell kasi parang Prince Ibe din, he is not an offensive force, he will be a very good passer. So kung hindi siya the offensive force, then
okay lang sa kanya na maglaro sa isang team na kakailanganin ng mga lukas ng buong bola. So between the two, eh mas bagay na siya sa San Miguel Beermen kasi mas madaming local players mo sa San Miguel Beermen na gustong-gustong hawakan po yung bola, diba? Si Jay Perez, Simon Enciso, Jericho Cruz, pag bumalak po si Terrence Romeo, even Marcio Lasiter right now is being active in handling the ball. Between San Miguel Beermen and Magnolia, I think mas fit siya sa San Miguel. And I do believe, ikaw-consider ito ng San Miguel, lalo na, siguro, or actually kahit anong maging resulta po ng kanilang run sa Philippine Cup. Ikaw baka po, saan mas bagay ti Jordan Bell? San Miguel or Magnolia? Comment na po sa baba.